Hihiling mo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit, nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa atin, na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng Kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan.
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko ng Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako natatakot pagkat ito'y itikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na rin ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo malalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos Ama'y naghahangad, lagi tayong pasalamat kaysa ng Kanyang Anak. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Minsan, maganda rin para sa ating mga Kristiyano that we go out of our way to thank the Lord. Kasi minsan, pwedeng pumasok sa isip natin bilang Kristiyano na gagawin ko lamang ito. Minsan, nagiging sado tayong makitid sa ating pananalig at pananampalataya
kahit sa pagsasabuhay natin ito. Yung Siyam, wala naman silang ginawang masama. Ang utos sa kanila ni Jesus, pumunta kayo sa saserdote. At para sa isang kitongin, para siya ay madeklarang gumaling at pwede nang mahalubilo ng komunidad dahil hindi sila pwedeng sumama sa mga tao eh. Dahil ang tingin sa kanila ay sila'y marumi. At ang magpapagawa noon na sila'y pwedeng humalubilo sa komunidad ay kung sila ay papayagan na ng saserdote at sila'y magaling na. Kaya sinabi ni Jesus, magpakita kayo sa saserdote. Pero yung isa, habang naglalakad sila, napansin niyang magaling na siya. He went out of his way to go back to Jesus and now thank him. Hindi inutos ni Jesus sa kanya yun eh. Ang utos sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa saserdote. Pero nung nakita niya ang kabutihan ng Diyos na natamu niya, hindi niya agad sinunod. Hindi siya agad nagpunta sa saserdote. Ang ginawa niya, bumalik siya kay Jesus. He went out of his way, he went out of his comfort zones to thank the Lord for his goodness. Maganda rin para sa atin, no, bilang Kristiyano, na pwede nating mapulot din na aral sa ating ebanghelyo na ang taong lubos na nagpapasalamat sa Diyos ay nagbabalik loob sa Kanya. Pwede kasi na natanggap natin ang biyaya ng Diyos, pero minsan we feel entitled na sinasabi natin, deserve ko to. Pero ang taong nagtitiwala sa Diyos, ang taong nagmamahal sa Kanya, bumabalik sa Kanya. Bumabalik na may pusong nagpapasalamat, bumabalik na may puso na may mas malalim na pagtitiwala. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, kung tunay tayo nagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos na natanggap natin, sana wag lang natin sabihin, thank you Lord. Pero sa lahat ng biyaya din na tinatanggap natin sa Diyos, sana ang itugon din natin kay Jesus, minamahal kita, hindi kita iiwan. At hindi ba yan ang taong may pananampalataya? May taong may tiwala sa Diyos. Hindi niya iiwan ng Diyos, hindi niya tatalikuran ng Diyos. At ang daan ng pagtalikod natin sa Diyos ay kasalanan. Kaya dahil nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos, namumuhay ng mabuti, namumuhay ng matuwid, namumuhay ng pagtalima sa mga aral at turo ng Diyos. Hindi iwan si Jesus, mas na naising makapiling si Jesus. At yan po ang taong nagpapasalamat, hindi ba? Hindi lang marunong tumanaw ng kabutihan, kundi ang isang Kristiyano nagpapasalamat na nanatili din kay Jesus. Kaya kung titignan natin ang mga ebanghelyo, ang karamihan po, kung hindi man ho lahat ng pinapagaling ni Jesus, ginawa ni Jesus ng kabutihan, ano ang ginawa? Bumalik ba sila sa kanilang bahay? Hindi. Sila ay sumunod kay Jesus. At ang pagsunod nila, ang naging udyok ay ang pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos na kanilang tinanggap. Kaya maganda rin para sa atin at imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Di ba? Maraming biyaya ang binigay sa atin ng Diyos. At sana ang ating paraan ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya ay ang ating pagsunod sa Kanya. Pagtalima sa Kanyang aral at utos, pagsunod kay Jesus, dahil ang bawat deboto ay disipulo ni Jesus Nazareno. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit, ipinawalang babahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan dahil dalhin natin ang ating mga panalangin sa kanyang diwa at ng pasasalamat. Ang ating itugon sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan, at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong angkinin niya tayo bilang kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa mga buhay at mga bagong at sa bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanayan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon,
utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang na iniluluhog namin ng Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.